Bueno, mga kaibigan, ito hong maganda itong balitang ito ha. Itong isang mambabatas ang naghaim po ng panukalang batas sa Kongreso, sa kanilang Kongreso doon, sa House of Representatives ng Estados Unidos para suspindihin ng Amerika ito pong provision of security assistance sa Pilipinas hanggang sa ang gobyerno raw ng Pilipinas ay makagawa ha ng tiyak na reforma, mga kaibigan, sa military at police forces ha. Yan ho ang panukala na inihain ni nitong si Pennsylvania Representative Susan Wild ha, nito pong September 17 pa, mga kaibigan, nung isang linggo pa pala po ito ha. Ngayon ito ho'y nakapaloob doon sa proposed, ang pamagat nung batas, panukalang batas ay Philippine Human Rights Act ha. At ang sponsor nga po ay itong si Pennsylvania Representative Susan Wild. Sa panukalang batas na ito, mga kaibigan, ay binanggit nitong si Representative Wild yung pong human rights abuses ha, pag-abuso sa karapatan pantao sa bansa, as well as President Rodrigo Duterte's brutal regime using the pretext of the so-called anti-terrorism law. Ayan po ha, mga kaibigan. At ito ho'y para ano ha, bilang pagtutol doon sa pag-abuso sa karapatan pantao na pinupuntirya yung mga labor organizers, workers, and political opponents. Ang sabi ho dito nung congresswoman na si Wild, in response to these abuses, ha, bilang tugon anya dito sa mga pag-abuso, I introduced the Philippine Human Rights Act. Ayan, aking pinanukala o inihain itong Philippine Human Rights Act, which would block na siya anyang haharang doon sa pondo ng Estados Unidos para sa police at military assistance sa Pilipinas, outlining a serious basic criteria which would have to be met in order to resume such finding or such funding. Ibig sabihin, merong in-outline, may mga outline na mga criteria, ha? Importanteng criteria na kailangan matugunan muna ng Pilipinas para ito pong pagsuspinding ito ay i-lift, mga kaibigan, ano po. Sabi niya, I am proud to stand alongside so many faith and civil society organizations in advocating for legislation. Ayan. At kung ito po, mga kaibigan, ay maipapasa, ang mga sumusunod, babasahin natin yung mga kondisyones, mga kaibigan, na kinakailangang mapatunayan ng gobyerno ng Pilipinas para itong suspension sa pondo sa ipinadadalang tulong ng Amerika sa militar at sa mga pulis ay malift, mga kaibigan, bawiin, di ba? Ito ang mga sinasabing requirements.
kung maipasa itong batas na ito na kailangang patunayan ng Pilipinas para mabawi yung pagsuspinde, ha? At para ituloy lamang ng Estados Unidos yung tulong, ipinadadalang tulong sa ano, sa militar at sa pulis natin. Ang sabi dito, unang-una, investigate and prosecute members of the military and police. Imbestigahan anya at usigin, ha, itong mga miyembro ng militar at pulis, ha, who are credibly found to have violated human rights, na ika nga po ay na tuklasan, ha, na lumabag sa karapatang pantao. Ayan. Withdraw the military from domestic policy. Diba ibig sabihin nun? Eh, sa pagkakaintindi ko, yung withdraw the military from domestic policy, ibig sabihin, huwag mong gamitin yung military laban sa sarili mong mamamayan. Yun ang katumbas na ibig sabihin nun. Kasi yan na nangyayari. Ha? Ginagamit na sa pananakot. At ang masama nito, ang ating military, mas masahol pa ron sa sinasabi, binabanggit dito. Bakit? Eh, ano ho eh? Pinamimigay na ang seguridad, ang pambansang seguridad ng bansa natin sa dayuhang incheck. Ayan po, ha? Yung isa, pangatlo, establish protection of the rights of trade unionists, journalists, human rights defenders, indigenous persons, small farmers, LGBTI activists, and critics of the government. Magtatag-an niya, kailangan magtatag ng proteksyon, ha, ng para sa karapatan, ha, ng mga unionista, oh, mga mamamahayag, human rights, mga tagapagtanggol ng karapatang pantao, indigenous persons, yung ating mga indigents, ha, small farmers, LGBTI, kasama na ho dito. Si Soriano, kasama rito. Activist, LGBTI activist. And critics of the government. Pati yung mga kritiko ng gobyerno, kailangan ma-establish, maitatag ang proteksyon para sa kanila. Matiyak, masiguro, na establisado yan. At ang pang-apat ba ito? Tama, pang-apat. Apat itong requirements pala. Ah, hindi. Pang-apat, lima itong requirements. Ang pang-apat, take steps to guarantee a judicial system that is capable of investigating, prosecuting, and bringing to justice members of the police and military who have committed human rights abuses. Gumawaan niya ng hakbang, kailangan gumawa ng hakbang na gagarantya sa isang sistema ng ating pong judicial system, sa judiciary natin, na may kakayahang mag-imbestiga, umusig, at mabigyan ng katarungan, ha? O maiharap sa batas,
mapanagot sa batas itong mga miyembro ng police at militar who have committed o nakagawa ng human rights abuses, pag-abuso sa karapatan. At ito yung panlima, fully comply with any and all audits or investigations regarding the improper use of security aid. Naku, matindi to. Yung panlima, matindi. Ha? Dapat sumunod sa lahat ng pag-audit, ha, or investigations patungkol sa maling paggamit ng mga ipinadadalang tulong ng Amerika na leche na, mga kaibigan. Pagkakaintindi ko dito sa panlima, mga kaibigan, eh ito'y kwan eh. Mukhang merong malaking anomalya sa ating Armed Forces of the Philippines, mga kaibigan. Kaya hindi ho, kumbaga hindi transparent, ha? Asan yung mga pera? Saan ba ginagamit ng military yung pinadadalang tulong, ha, ng Amerika? Baka hindi lang sa military ito eh, pati sa gobyerno natin. Ito'y napapanahon yung sinasabi doon sa panlima na requirement, sapagkat itong administrasyong ito, unang-una hindi lang aid eh, hindi lang yung tulong eh, kundi pati mga utang eh. Hindi transparent, ha? Walang hindi ipinapaliwanag kung paano ginasta yung mga pera na yan, katulad dun sa malaking pondo na inutang sa panahon ng pandemya, hindi ho ba? Kung ang tinutukoy dito, kung sa military ito, mga kaibigan, abay, maraming lalabas na kwan dyan. Ibig sabihin, ano ba ang... basahin ko muna, maigsi na lang ito eh. Itong panukalang ito ay co-sponsored ng 24 pang ibang congressmen, ha, sa Amerika. At ito ay nirefer na sa Committee on Foreign Affairs at Committee on Financial Services of the U.S. Congress. Ang sabi ho ni Wilde, let us make clear, gawin nating maliwanag, that the U.S. will not participate, na ang Estados Unidos ay hindi makikilahok in the repression, ha, yung pang-aapi. Let us stand with the people of the Philippines. Ngayon, masasabi natin, mabuti may Amerika. Hindi ba? Mabuti na lang may Amerika eh. Kung wala, di tuloy-tuloy na mga abuso ngayon dito, mga kaibigan. Alam ba ninyo na kaya lang hindi nila maitodo yung kanilang mga plano? Dahil ito sa mga ipinakikitang pagmamalasakit ng Amerika at ng malalaking bansa sa atin. Bakit nila ginagawa yun? Siyempre, yun ang itatanong ng pangkaraniwang tao. Bakit nila pagmamalasakitan ang mga mamamayan sa Pilipinas, katulad ng sinasabi nitong si Wilde sa kanyang pahayag na let us stand. Panawagan ito sa kanilang kongreso na manindigan tayo sa panig ng mga mamamayang Pilipino.
Bakit nila ginagawa yan, mga kaibigan? Kasi po, tayo ay kabilang sa mga bansa, yun yung malimit natin sinasabi, na mayroong commitment sa mga kaalyadong bansa, ha, ng Amerika at ng mga malalaking bansa, maliliit na bansa. Kumbaga, yung United Nations, hindi man lahat ng bansa ron, eh pero pag membro ka nun, kung ano yung commitment, halimbawa, may commitment ang United Nations para pagpapahalaga doon sa karapatang pantao, hindi ka pwedeng humiwalay doon. Dahil committed tayo ron. Ang katunayan ng ating commitment dyan, merong itinatag dito eh. Lahat ng bansang ika nga po gumagalang sa karapatang pantao, eh meron silang kanya-kanyang tanggapan sa kanilang bansa. Nakatulad na sa atin na kung tawagin dito ay Commission on Human Rights. Kaya meron 'yan. Bakit? Iyan ang ano eh. Iyan ang katibayan eh. Na sumusunod tayo doon sa pandaigdig na kasunduan. Kaisahan 'yan, mga kaibigan. Pagkatapos, eh hindi mo pwedeng itatag lang yung opisinang ganon. Ha? Hindi lamang yun ang commitment mo, yung magtatag ka ng opisina. Kundi, sisiguraduhin mo na yung purpose o layunin kung bakit itinatag ang mga ganyang tanggapan katulad ng Commission on Human Rights, eh siguruhin mo, ha, na mapangangalagaan ng inyong bansa ang karapatang pantao ng inyong mga mamamayan. Oh, hindi lamang naman na nakasaad dyan sa mga kasunduan na yan eh. Eh yung pagtatatag ng opisina. Kung hindi, marami pa yan kung paano mo pangangalagaan. Eh pinalulusutan. Sasabihin ng laban. Nakachinelas yun ha. Nakapaayon ng laban ha. Mga kaibigan, nung tinukhang. Pero yung mga mayayaman na mga incheck, na mga talagang utak ng droga, ha? Yung malalaking sindikato, walang napatay. Kung talagang tutusin ninyo, doon pa lang maliwanag na yan eh. Kahit ano pang asabihin ninyong hindi totoo yan, ang laban yan, hindi totoo yan. Walang maniniwala na. Wala na. Kaya, itong congressman na ito, ito, binabasa natin ang kung paano ini-interpret ko yung balita. Di ba? Kasi commentator tayo, hindi naman tayo newscaster eh. Binabasa ko muna yung balita para malaman nyo kung saan manggagaling ang ating komentaryo. Kaya ako lang binabasa yung balita. Ha? At base sa balitang ito, magbibigay ako ng aking pananaw tungkol dyan sa balitang yan. Mga kaibigan, anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan ay mabigat. Mga kaibigan, iyan na yung mga sinasabi nating ibinababala natin na unti-unting sisikipan daigdig nitong administrasyong ito. Unti-unti ka nang tatanggalan ng pakpak eh. Ha? Kahit gaano mang katayog ang lipad mo, tatabasin niyang pakpak mo. Oh. Eh, katulad yung pinag-uusapan natin kahapon, yung sa United Nations, na salita ni Presidente Duterte, kung ano yung sinabi natin kagabi,
Eh, yun ang mga sinasabi na lumabas ngayong araw na ito eh. Ewan ko kung iba nakapagsalita pa. Ha? Ano ang ibig sabihin nila, yung credibility na ng administrasyon na maiwasto pa nito yung pagkakamali? Medyo question mark na. Pagka nadungisan ang credibility mo, ibig sabihin, hindi ka na magiging kapani-paniwala. Napakahirap mo ng paniwalaan. At para kapaniwalaan, kailangan may maipakita ka katulad nito. Hindi ba? Sinususpinde yung pagbibigay ng pondo sa ating military and Philippine National Police. Ha? Mga kaibigan, titignan nila. Hindi pwede rito yung salita lang. Ay, hindi totoo yan eh. Hindi pwede yun. Kahit ano pang kampanya gawin na ng mga ambasador, yung kamukha ng sinasabi ni Mantika Roque. Ha? Si Harry nagmamantika Roque ang muka, mga kaibigan. Kahit ano pang sabihin mo, nananawagan, di ba? O kayo mga ambasador, tulungan nyo kaming magpaliwanag. Diyasan. Eh kahit anong paliwanag nun. Hindi yun ang barometro para mabawi mo ang tiwala. Eh kahit naman sa pangkaraniwang tao eh. Eh kulti mo sa mag-asawa eh. Subukan mo yung isa dyan. Kumaliwa. Oh, kaagad-agad ba makukumbinsi niya yung asawa niya? Ha? Na siya'y mabait na? Siyempre, laging nandun sa ulo ng babae yun. Di ba? Laging may pagdududa yun. Oh. Kahit yung babae, ganun din. Baliktarin mo, sitwasyon. Meron nga akong alam eh. E tumawag yung lalaki, nasa opisina eh. Hello? Oh. Eh, cellphone eh. Ang gamit eh, mga kaibigan eh. Di ba, hindi na uso landline kasi ngayon. Oh, sabi nung lalaki doon sa kanyang asawa, nasan ka? Ah, nandito ako sa bahay. Kasi duda yung asawa niya. Ha? Yung lalaki, duda eh. Baka wala siya sa bahay. Tinawagan siya, tanghali. Eh sabi, nasan ka ba? Ba, nasa bahay ako. Maniwala ako. O kung talaga nasa bahay ka. O, di ba? Ano hihingin ng lalaki? Katunayan. Di ba? Kung talaga nasa bahay ka, patunugin mo yung, ano, yung blender. O. Buksan mo yung blender. Yung blender ng pagkain, di ba? Tumutunog yun eh. Babae, binuksan ng babae. Tumunog. Ah, oh, sige ah, okay. Sige, uwi na lang ako mamaya pagkalabas ko dito sa opisina. Adi, umuwi na yung lalaki. Tanghali siya tumawag. Umuwi siya ngayon, mga alas 6 na siguro nakarating ng bahay. Siyempre, alas 5 labasan sa opisina, alas 6 na makararating ng bahay yon. Pagdating niya ngayon, sa labas pa lang, nabungaran niya yung dalawang anak nila. Nakaupo sa hagdanan sa labas ng bahay. Eh, paglapit niya, sabi niya, oh, ba't kayo nandyan? Nakaupo kayo dyan? Nasaan ang nanay niyo? Eh, wala ho eh. Kanina pa nga umalis eh. Ano? Eh, tumawag ako kanina, kausap ko lang ah. Ang sabi niya, nandito siya sa bahay. Hindi ho eh. Anong oras umalis? Eh, kanina pa hong umaga eh. Oh, walang yung buhay ito. Yung pala, yung blender, daladala nung asawa niya. Yun ang credibility na sinasabi natin. Pag nawala yung credibility, ang hirap mong patunayan yun. Diba? Ang hirap mong maibalik yun. Kaya yung sinasabi ni Presidente Duterte, hindi bebenta yun sa United Nations. Ano yung mga yung bata?
Ano yung mga yun, hindi seryoso sa buhay? Ha? Oh, mga kaibigan, eh dito lang naman pwede yung ganyan eh. Ha? Yung iba yung sasabihin mo, iba sa ginagawa mo. Sabi nga natin, the proof of the pudding is in the eating. Di ba? Oh, mga kaibigan, kailangan yung sinabi mong yun, makita sa ginagawa mo. Eh kahit sa mata ng Panginoon Diyos eh. Pwede ba yung dasal ka ng dasal? Hindi na ho ako magnanakaw. Oh, eh ang paniwala ng mga magnanakaw, lalo na yung mga magnanakaw sa gobyerno, pagka nagnakaw sila, nagsimba sila ngayon, akala nila pinatawad na sila eh. Binigyan, nagbigay pa nga ng donasyon eh. Ha? Akala nila nasusuhulan ng Diyos. O hindi ba sa mata ng Diyos? Paano mo malalamang pinatatawad ka ng Diyos? Doon ka ba, ipapagbabasihan ba ng Diyos yung paghingi mo ng tawad? Eh madali sabihin yun eh. Di ba? Lalo na walang iyang tao. Tinan mo yung mga magnanakaw sa gobyerno. Oh. Huli na sa pagnanakaw, makapal pa rin ang mukha, hindi raw totoo. Paninira daw yan. Di ba? Saan ka tinitignan ng Diyos? Dito sa gawa mo, tsaka sa puso mo. Kung nagbago ka. Ang Diyos, nagpapatawad yan eh. Di ba? Oh, pero para ka patawarin, titignan. Di ba? Hindi pwedeng salita lang. Kasi nababasa niya yung puso mo, di ba? At nakikita sa gawa mo. Oh, akala nito mga hayop nito, pati Diyos niloloko eh. Akala nila maluloko nila eh. Akala mo mabobola ang Diyos, hindi mo mabobola yun. Ganon din ito. Ha? Hindi man Diyos ito makakausap mo, ito mga ito pumasok sa public service yung mga yan, pumasok sa gobyerno yung mga kausap mo dyan sa United Nations, hindi mo kagaya yan. Hindi kagaya ng mga walang ya dito sa Pilipinas yan na politiko. Seryoso sila ron, mga kaibigan. Akala mo madali, bata? Ay, hindi na. Ay, sa bata, magagawa mo yun, di ba? O, taa na. Ay, hindi na ulit papaluin. Ha? O, mga kaibigan. Ay, sa bata, magagawa mo yun. O, pero titignan nila yan eh. Ayan, nagsusunod-sunod na oh. Akala mo ano tawag mo dyan? Ang itanong mo dyan, kapag kaya nilabag mo, yun lang ba ang pananagutan mo? Paano yan? Kung hindi niya maipaliwanag yung mga katulad niyan, yung i-account mo, i-audit ka or investigation, susunod ka. Fully comply with any and all, ha? Kahit ano at lahat ng audit, ha? Saan? Or investigation regarding the improper use of U.S. security aid. Makangatog na itong mga to, mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ang sasabihin ko, kagabi meron akong sinabi, di ba? Tungkol sa gusto sana nating makatulong. Eh pero alam nyo, may mga tumawag sa atin na mga musician. Alam nyo, hanggang ngayon, walang tumulong sa kanila. Doon sa mga working musician na sinasabi natin. Yung mga nagtatrabaho talaga sa gabi, live. Yung mga tawag dyan, working, di ba, musician. Parang yung mga nagtatrabaho gabi-gabi rin. Na pag walang kumita eh medyo apektado ang kabuhayan, di ba? Eh
Naalala ko kasi nakalimutan ko na rin eh. Pero sila po ang most affected. Di ba na ang balak nga sana natin kay Vice President. Eh kaso, inalam ko rin ha. Mukha mahirap. Kasi alam nyo, nag-iingat din sila eh. Baka nga naman magamit tayo, maganda layunin natin kasi wala naman tayong molestya, di ba? Maganda layunin natin, eh kaso, hindi sapat ang magandang layunin, di ba? Para ika nga po eh, magkaroon ng kabuluhan ang ating gagawin. O baka mapahiya pa tayo, di ba? Kasi nga, hindi rin basta-basta. Ngayon, sa ating kasi, wala ka naman maiisip ngayon. Hindi naman tayo pwedeng mag-show ngayon para magkaroon ng benefit, ha? Benefit show, yung kikitain na ibibigay sa kanila, hindi natin magawa ngayon yun, di ba? Dahil dito sa pandemya. Yan namang mga internet-internet, ewan ko, meron parang advisory ang Facebook ngayon. Parang ipinagbabawal na nila yung live concert, di ba? Sa Facebook, hindi natin alam, wala pang nakapagpapaliwanag nito, mga kaibigan. Oh, wala rin, tsaka mahirap gawin yun eh. Di ba? Yung iba-iba kayo, wala namang kalatoy-latoy yun. Di ba kung ganon? Ngayon, eh ako, merong konti kasing na itabi, konti. Eh, kung sino na lang ang gusto, itutulong na lang natin sa mga working musicians na nawala ng hanap buhay. Eh, gasino lang naman ang pwede nating itulong dyan, di ba? Dahil marami-rami rin yan. So, tayo po, ay mag-iipon muna ng pangalan ng mga yan kung ilan sila, di ba? Oh, hindi naman lahat, kakilala ko eh. Siyempre, unahin ko yung mga kakilala na natin, di ba? At alam nating apektado talaga. Yun ang uunahin nating tulungan. Yung aking konting na itatabi, yun ang kumbaga, yun ang kwang ko, maiaambag ko, di ba? Sa mga gustong tumulong, sa Lunes ko na lang ho sasabihin kung papano, hindi ho ba? Yun na lang ang tulungan na muna natin, saka na yung kay Vice President Lenny Robredo, di ba? Pagka yung okay na lahat, gagawa tayo ng concert. Ngayon, uunahin ko na itong mga working musicians na kaibigan natin. Siguro mga 100 katao. Ha? Marami-rami na tayong matutulungan. Kung makakalikom tayo ng sosobra pa doon, gagawin natin, dadagdagan natin, di ba? Kaya, maggagawa muna kami ng listahan kung ilan yung mga tutulungan para malaman natin kung magkano abutin ang kailangan natin, ha? Na erase na pondo. Bueno, mga kaibigan, medyo wala na naman po tayong oras. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Nonoy Zuniga, nag-iimbita sa inyo na sumubaybay at makinig lagi sa Lapit Fire. Ito ang programang mapanuri, may tapang at napapanahong komentaryo. Dito tayo sa Lapit Fire. Meron tayong mga nagdiriwang ng karawan ngayon, mga kaibigan. Ho? Ito, nag-text sa atin. Magandang gabi po. Abroad pa to, ha? Sana po maihabol po itong pagbati ng birthday. Luis Martinez po from Stockton, California. First time texter but long time listener. Pinababati niya ang kanyang kapatid na si Cesar Martinez at ang hipag niyang si Mirna Martinez. Pareho po silang September 23. Subscriber po buong pamilya namin sa YouTube channel nyo. Ay, salamat ho. Parang ano to, si Oscar De Jesus tsaka yung may bahay niya, no? Sabay sila ng birthday. Ito rin, si Cesar Martinez at si Ginang Mirna Martinez. Kahapon ng birthday nila.
Pinababati po sila ni Luis Martinez. Pero sa Amerika ngayon yun eh. Happy birthday po kay Cesar Martinez at Mirna Martinez. Meron pa ba dyan? Si Renz B. Arroyo from Saudi Arabia, anak ni William Arroyo. Sino ba yun? Di ba kamag-anak yun ni Mikey Mouse? Si Cesar, ay yun, nabati na natin eh. At wala na, yun lang ang may birthday ngayon. O, dahil birthday ho nila ngayon, si Wensi Arroyo ng Saudi Arabia, tsaka mag-asawang si Cesar at Mirna Martinez, narito po ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga, Mikey Mouse Arroyo. Kailangan pang iwanan, hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng